Binatikos sa mga Ukrainian at kalyadong opisyal si Pope Francis dahil sa pagmumungkahi na dapat magkaroon ng tapang si Kyiv na makipag-ayos ng pagwawakas sa digmaan sa Russia. Maraming binigyang kahulugan ng pahayag na ito bilang isang panawagan para sa Ukraine na sumuko. Kinundin na ng ministrong panlabas ng Poland, isang vocal ally ng Kyiv, ang mga pahayag ng Papa na nagbuhit ng mga pagkakatulad sa ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, inihambing ng embahador ng Ukraine sa Vatican ang mga komento ng Papa sa mga tawag para sa pakikipag-usap kay Hitler habang nagtataas ng isang puting bandila upang masiyahan siya. Gayunpaman, ang isang tagapagsalita ng Vatican ay kalaunan ay nilinaw na ang Papa ay sumuporta sa isang pagtigil sa mga pag-aaway at isang krus na nakamit sa tapang ng negosasyon sa halip na isang tahasang pagsuko ng Ukrainian. Nananatiling matatag si Kyiv sa hindi direktang pakikipag-ugnayan sa Russia sa usapang pangkapayapaan na nagbibigay diin na ang inisyatibo sa negosasyong pangkapayapaan ay dapat na nagmula sa bansang nilusob. Sa buong digmaan, sinubukan ni Pope Francis na mapanatili ang tradisyonal na diplomatikong neutralidad ng Vatican, ngunit kadalasan ay sinamahan ito ng tila pakikiramay sa katwiran ng Russia para sa pagsalakay sa Ukraine.